Hi! Welcome back to Remedy Online, kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang negosyo, iba't ibang pagkakakitaan at pangkabuhayan, at iba't ibang pangyayari sa ating buhay. Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa kooperatiba. Bakit nga po ba merong mga cooperatives na kahit operational na sila for almost 10 or 20 years or more, hindi pa rin nagiging successful or nagiging failure pa rin po? Ito po ang pag-uusapan natin at ito po ay base personal na pakikipag-usap sa mga cooperatives at personal na pag-aaral. So hopefully po, after watching this video, matulungan, especially po yung mga nasa kanilang pagsisimula pa lang ng cooperative. If you are interested, please continue to watch this video. Tulad po ng sinabi ko kanina, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa cooperative na bakit nagkakaroon pa rin ng mga cooperatives na nag-fail sa kanilang operation or sa kanilang pagbuo ng cooperative. Tulad po ng sinabi ko, ito po ay base sa aking sariling pag-aaral, sariling pakikipag-usap sa mga representatives ng bawat kooperatiba. And naniniwala po ako na ito pong aking i-share ay malaki ang maitutulong sa bawat cooperative, especially yung mga nasa initial stage pa lang ng kanilang operation. Ang unang-una po na reason kung bakit nag-fail ang isang cooperative pag ang bawat membro po ay hindi nagpa-patronize, hindi nagpa-participate or hindi po nakikicooperate sa lahat ng ginagawa ng isang cooperative. So, unang-una na nga po dito, hindi sila marunong mag-patronize sa lahat ng products and services na ino-offer ng kooperatiba. Then, hindi sila marunong mag-participate during the annual general assembly meeting, which is ito po ay isa sa mahalagang event ng cooperative kasi dito po ay dinidiscuss ang mga plans and programs, mga future endeavors ng cooperative. Napaka-importante po na marami ang nag-iisip, marami ang nagsasuggest, marami ang mga ideas na pumapasok para makita ano mga problems, ano mga disadvantages and advantages na papasukin ng cooperative kung itong business na to ang ating paglalagakan ng pera ng bawat kasapi. Lagi po nating tatandaan na ang ating gagamitin na para sa investment, ito po ay lahat ng perang ininvest ng ating mga members. Kaya napaka-importante po na ang bawat miyembro ay sumasali, nakikisama at nagjo-join, nagpa-participate sa lahat ng mga discussions or activities ng kooperatiba. Lagi po nating tandaan na isipin nyo na kayo ang may-ari ng isang business. Hindi nyo pinapatronize, hindi kayo nakikialam sa lahat ng mga ginagawa. Tingnan lang po natin kung saan tayo darating. Kung saan aabot, saan hahantong, or ano ang magiging end ng ating organization. Kaya napaka-importante po na participation, cooperation, at ang pag-patronize sa bawat produkto or serbisyo na ino-offer ng ating cooperative. Then second, kung kayo po ay mag-e-elect, mag-a-appoint at mag-a-hire ng tao na magma-manage ng cooperative, importante pong malaman din natin ano ba ang background ng mga taong ito. Napakalaki po na magiging factors or magiging participation ng bawat officers na inyong i-appoint or inyong i-elect sa inyong kooperatiba. Kasi sila po ang mag-manage, sila ang gagalaw sa loob ng kooperatiba, kaya mahalaga po na ang inyong ilalagay na tao dito ay mapagkakatiwalaan, may pagmamahal sa kooperatiba, maaasahan para po tuloy-tuloy ang paglago ng isang cooperative. Kasi lagi po nating tandaan, masamahan lang po ito ng isang tao na may personal interest. Definitely, magiging failure
ang result ng ating kooperatiba. Napaka-importante po na lahat ng members, dito pa rin po yun papasok sa participation, cooperation. Kung kayo po ay nag-participate sa election, pumili ng tamang tao, nag-appoint ng tamang tao, at nag-hire ng tamang tao na magmamanage ng inyong cooperative, patuloy po nalalago ang inyong kooperatiba. Kasi mga tamang tao po ang nandiyan dyan, na inyong pinagkakatiwalaan, inyong maasahan. Importante po yun na lahat ng gumagalaw sa inyong kooperatiba ay maaasahan, mapagkakatiwalaan, at talagang mamalasakit sa inyong cooperative. Then third, kailangan po na properly na na-evaluate, na-check, at na-discuss ang business na inyong papasukin. Kung kinakailangan po na kayo ay mag-benchmarking para makita ang mga cooperative na may ganito ng business, importante po yon. Malaman nyo ano ang mga nagiging problems na nai-encounter nila. Tama bang ipasok yung ganong klaseng business sa inyong kooperatiba? Kasi minsan, meron pong mga business na okay sa Cooperative 1, pero pagdating kay Cooperative 2, is hindi na siya appropriate. So, kailangang makita po natin, benchmarking is one of the most important activity na kailangan pong ginagawa ng isang cooperative. Then, kailangan din po na napag-isipan, kailangan gumawa ng feasibility study, gumawa ng business plan, kasi dito po lumalabas yung mga problema na makikita nyo eh. Makikita nyo dito na yung palang kikitain nyo ay mas malaki pa ang expenses kaysa kikitain ng negosyo. So, importante po yung mga ganyang business plans sa ating investment na papasukin. Kung kailangan magpatawag ng special general assembly meeting, yun po ang dapat ginagawa. Especially kung ang amount po is beyond the capacity ng board of directors, ang mag-a-approve po nito is ang majority of the general assembly. So, importante po, lagi po kong sinasabi, napaka-importante po ng proper checking, proper evaluation, proper assessment ng business na inyong papasukin. Dahil ito po ay common na nagiging problem ng isang cooperative, hindi properly na-check ang investment na pinasok, nag-fail. At iwasan din po natin na lahat ng pera na meron ng kooperatiba ay ipapasok lang po natin sa iisang negosyo. Iyon po ay isa sa bad habit na dapat iniiwasan ng mga cooperative. Dapat po i-diversify talaga natin ang ating mga assets or ang ating cash para hindi, kung sakaling hindi pinalad sa iisa ang inyong pinasok na business, meron pa kayong other businesses na patuloy nakikita. Kailangan ba pag-aralang mabuti po ang business na inyong papasukin or ang investment na inyong papasukin para po maiwasan ang ganitong problema or para hindi po magkaroon ng failure sa part ng cooperative. The number four, ang isa pong nakikita ko is meron po mga cooperative na hindi talaga nag-i-invest for technology. Hindi nag-hire ng tao na marunong sa technology. So, ito po yung nagiging problems. Kaya, nahihirapan. Kasi right now po, ang mga reports or yung mga submission natin na reports sa government agency is more on online na. So, kailangan po na ang cooperative ay makasabay sa mga teknolohiya na meron ino-offer ang ngayong generation. So, kailangan po na maintindihan or maunawaan ng bawat cooperative na kailangan talagang mag-spend kayo ng konting amount for the technology at magbayad ng tao na mag-handle ng especially ng submission ng inyong mga reports online. Base po sa nakikita kong problem is isa po yung submission ng report kung bakit hindi nakaka-continue ang bawat cooperative na mag-operate kasi hindi naman po talaga biro or hindi rin naman talaga madali ang
pagkakaroon ng ganitong technology, especially if hindi ka naman talaga sanay. Kaya lang, I suggest, para maiwasan ng failure sa cooperative, ay kahit paano, siguro magkaroon kayo ng isang tao na pwedeng mag-submit ng inyong report or pwedeng makasabay sa technology. Hindi naman po kailangan na mag-hire kayo ng employee or permanent employee. Yung mga part-time lang po na during the submission ng report, siyang gagawa ng lahat ng mga documents na meron ng kooperatiba. Kasi nakikita ko po na kung walang ganitong klase ng tao sa loob ng inyong kooperatiba, mahihirapan po talagang makasabay ang cooperative. At ito po ay possible na mag-result sa closure ng kooperatiba. So, yun po yung isa sa nakikita ko na nagiging reason kung bakit nananawa, kung bakit umaayaw na ang isang kooperatiba na mag-operate. Kailangan po talaga sa panahon ngayon, makasabay tayo sa teknolohiya na ibinibigay ng panahon. Kung hindi po, may iwan po talaga tayo at possible pong hindi na tayo magpatuloy sa ating operation. Number 5, kailangan po na especially yung mga bagong cooperative, kailangan po nating mag-follow sa mandate ng government na ito po yung trainings na dapat po lahat ng kooperatiba, especially yung mga namumuno ng kooperatiba, ay mga merong mandatory training. So, kung hindi po natin ito magagawa, hindi po tayo mai-issuehan ng Certificate of Compliance at magiging mahirap po para sa atin kung hindi rin po tayo nakapag-train. So, kailangan po na lahat ng officers ng kooperatiba or kahit mga members po, pwede po natin silang i-invite to attend sa lahat ng mga trainings na ikinakandak ng ating kooperatiba. Especially po yung mga officers na namumuno sa ating kooperatiba ay umattend sa mandatory trainings. Para sa ganun, mas marami po silang alam, maging equip po sila sa pagpapatakbo ng kooperatiba. So ito po yung kahalagahan ng mandatory trainings na kailangang i-comply ng lahat ng kooperatiba. Sa ganito po ay matutulungan ang patuloy na paglago ng ating cooperative. So hopefully po after watching this video, ang mga kooperatiba na nasa kanila pang initial stage ng operation ay makatulong kung aking shinare ngayong araw na to para po mag-continue ang kanilang operation, magtuloy-tuloy ang grow ng kanilang kooperatiba. So hangad po natin na maging mas maganda ang takbo ng lahat ng kooperatiba dahil ito po ay magbibigay din ng magandang benefits para sa ekonomiya ng ating bansa. For now, yun lang po at maraming salamat po. God bless! Bye!